Hello everyone, welcome back to another video. Pag-uusapan natin sa video ito ang tungkol sa inggit. Dahil kailangan nating malaman kung ano ang dapat nating gawin para hindi makontrol ng inggit ang ating buhay. Ang inggit ay isang emotional state na nagdudulot ng sakit o magulong damdamin dahil sa palaging pagkukumpara sa buhay ng iba. Madalas itong nagriresulta ng sama ng loob. Mabubuo ang inggit mo kung palagi kang nakapokus sa ari-arian ng iba, sa katangian ng iba, sa pisikal na anyo nila, sa kanilang tagumpay, at sa kanilang relasyon. Dahil sa inggit, gusto mo na rin makuha kung ano ang meron sa iba na wala ka. At ang mas masaklap, darating sa punto na magnanais ka na mawala ang lahat ng meron sila. Kahit sino ay pwedeng tubuan ng inggit, gaano man siya kayaman, ano man ang mabubuting katangian niya, at gaano man siya katagumpay sa buhay. Sa mga nagtatanong kung ano ang kaibahan ng inggit at paninibugho, isang referensya tungkol sa Biblia ang nagsabi, ang paninibugho ay tumutukoy sa hangaring pantayan ang pag-asenso ng iba. At ang salitang inggit naman ay tumutukoy sa hangaring agawin o gayahin kung ano ang taglay ng iba. Ang taong naiinggit ay hindi lang naiinis sa taglay ng iba, kundi gusto rin niya itong kunin mula sa kanila o gayahin ang plano ng iba. Lahat ng disakdal na tao ay may hilig na mainggit. Pero may mga salik na maaaring magpalala sa tendensyang ito. Binanggit ni Apostol Pablo ang isa sa mga ito nang isulat niya sa Galatia 5:26. Huwag tayong maging mapagmataas. Huwag tayong makipagkompetensya sa isa't isa at huwag nating kainggitan ang isa't isa. Number 1, huwag ihambing ang sarili sa iba. Napakaganda ng tekstong ito. Basahin natin ang Galatia 6:4. Kundi suriin ng bawat isa ang sarili niyang pagkilos. Sa gayon, magsasaya siya dahil sa mga nagawa niya. At hindi dahil ikinumpara niya ang sarili niya sa ibang tao. Palagi mo bang inihahambing ang iyong sarili sa iba? Kung minsan sa mga iniisip mong mas mababa pa sila sa'yo. Pero madalas iniisip mo na mas malakas pa sila sa'yo, mas mayaman, o mas magaling kaysa sa'yo. Sa totoo lang, hindi maganda ang epekto sa kakaisip mo ng ganyan. Palagi kang talo sa estilong yan. Basahin natin ang Ecclesiastes 4:4. At nakikita ko na talagang nagpapakapagod at nagpapakahusay sa trabaho ang mga tao. Dahil sa pakikipagkompetensya, ito rin ay walang kabuluhan, paghahabol lang sa hangin. Ang may papayo ko sa'yo, tingnan mo ang iyong sarili gaya ng pagtingin sa'yo ng Diyos. Matutulungan ka nito na pahalagahan ang iyong sarili. Basahin natin ang 1 Samuel 16:7. Pero sinabi ng Diyos kay Samuel, huwag kang tumingin sa itsura niya at kung gaano siya katangkad, hindi ko siya pinili. Dahil ang pagtingin ng tao ay hindi gaya ng pagtingin ng Diyos. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo. Pero ang Diyos ay tumitingin sa puso. Sinusukat ng Diyos ang iyong halaga, hindi sa pamamagitan ng paghahambing sa iyo sa iba, kundi sa pamamagitan ng pag-alam sa laman ng iyong puso. Sinusuri niya ang iyong kaisipan, damdamin at mga intensyon. Inuunawa ng Diyos ang iyong mga limitasyon at gusto niyang tanggapin mo ang mga ito. Kung ihahambing mo ang iyong sarili sa iba, pwede kang maging mayabang o di kontento, kaya maging mahinhin o mapagpakumbaba. At tanggapin na hindi ka magiging angat sa lahat ng bagay. Ganito ang sabi sa Kawikaan 11:2. Kapag may kapangahasan, susunod ang kahihiyan. Pero ang karunungan ay nasa mga mapagpakumbaba. Number 2, mag-focus ka sa iyong kakayahan. Sa number 1 natutunan nating itigil ang paghahambing. Ngayon naman ay simulan nating tingnan ang ating kakayahan, ang ating talento, ang ating kalakasan. Channel your energy into your good qualities so you become better. And better at what you do and who you are. Kasi kung nakapokus ka lang sa buhay mo, wala nang space o oras para makapag-isip kung ano ang nangyayari sa buhay ng iba. At isa pa, hindi ka magtatagumpay sa buhay kung nakapokus ka sa iba. Hindi naman ibig sabihin na ikaw ay makasarili. Ganyan ang pagkakaintindi ng iba kapag sinasabi kong mag-focus ka sa iyong sarili. But it is the best thing you can do for yourself. Wala kang ibang iisipin kundi ikaw lang. Ibigay mo muna ang atensyon mo sa sarili mo. Halimbawa, may aso sa harap mo, may buto kang hawak at inihagis mo sa malayo, tatakbo ang aso para kunin ang buto na yon at ibabalik sa'yo. Pero subukan mong gawin yan sa leon. Wala siyang pake sa buto na inihagis mo dahil ang mga mata ng leon ay nakapokus sa malaking buto. At ikaw yun, ikaw ang tinitingnan ng leon. Dapat ganyan na rin tayo sa buhay. Huwag nating pagpukusan ang buhay ng iba. Ilaan natin ang oras para ma-improve ang talento natin, ang kalakasan natin. Natural lang na ma-distract tayo, pero nasa sa atin na kung ano ang pipiliin natin.
You can either follow and run behind everything that distracts you, or you can choose not to chase things, keeping the bigger opportunity in mind. Keep your focus on bigger things. See the greater picture. Number 3, huwag kang mainis sa sarili mo. Sa palagi mong pag-iisip sa buhay ng iba, maiinis ka na rin sa sarili mo kung bakit hindi mo nakamit ang mga nakakamit nila. Habaan mo lang ang iyong pasensya. Basta't hindi ka lang tumigil sa mga ginagawa mo, magtatagumpay ka rin. Try to be more open-minded instead of deciding that some qualities are good to have and some are not. Uulitin ko, huwag kang mainis sa sarili mo. At lalong huwag kang mainis sa ibang tao. Maraming babalang halimbawa sa Biblia. Mababasa natin sa Genesis 4, 4-8, na nagalit ang panganay ni Adan at Eva na si Cain nang tanggapin ng Diyos ang hain ni Abel at tanggihan ang sa kanya. Pwede sanang ayusin ni Cain ang problema, pero nagpadaig siya sa inggit kung kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. Mababasa rin natin sa Genesis 37, 4-11, na nainggit ang 10 kapatid ni Jose dahil malapit siya sa kanilang ama. Lalo pa silang nagalit kay Jose nang ikwento niya sa kanila ang kanyang makahulang mga panaginip. Gusto pa nga nila siyang patayin, pero sa halip, ipinagbili nila siya bilang alipin at pinapaniwala ang kanilang ama na patay na si Jose. Kita mo yan? Nang dahil sa inggit, itutula kanito na gumawa ng kasamaan. Hindi mo man literal na pinatay ang tao, pero pinatay mo na sa isip mo. Number 4, patawarin mo ang iyong sarili. Patawarin mo na ang iyong sarili dahil sa pag-iisip ng hindi maganda sa iyong kapwa. Kapag napatawad mo na ang iyong sarili, mabibitawan mo na rin ang bigat dyan sa loob mo. Basahin natin ang Roma 14:19. Kaya itaguyod natin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan at nakapagpapatibay sa isa't isa. Basahin mo rin ang Galatia 5:19-21 at malalaman mo na ang inggit ay isa sa nakamamatay ng mga gawa ng laman na pwedeng maging dahilan para ang isang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Madalas na ito ang ugat ng alitan, pag-aaway at pagsisiklab ng galit. Malalabanan natin ang inggit kung mapagpakumbaba tayo at kontento. Kapag ang puso natin ay puno ng mga positibong katangian, mawawala na ng lugar ang inggit. Makakatulong ang kapakumbabaan para hindi maging masyadong mataas ang tingin natin sa ating sarili. Ang isang taong kontento ay masaya na sa anumang meron siya at hindi niya ikinukumpara sa iba ang sarili niya. Ang mapagpakumbaba at kontentong tao ay masaya kapag may nangyayaring maganda sa kapwa niya. Kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu ng Diyos para maiwasan ang inggit at malinang ang kapakumbabaan at pagkakontento. Basahin natin ang Filipos 2:3-4. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil sa galit o pagmamataas. Salip, maging mapagpakumbaba at ituring ang iba na nakatataas sa inyo. Habang iniisip ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lang ang sa inyo. Matutulungan tayo ng banal na Espiritu na suriin ang ating kaisipan at motibo. Sa tulong ng Diyos, mapapalitan ng mabuti ang masasama nating kaisipan at saloobin. Declare your forgiveness for the person that you envy. Not in the presence, of course. Simply take a moment when you are alone to verbalize your forgiveness. Hindi ibig sabihin na may nagawa silang kasalanan. It means you are choosing to view the situation from their perspective. Dapat na matuwa ka kung ano man ang napagtagumpayan ng iba. Doon mo maipapakita na napatawad mo na ang iyong sarili. Number 5, appreciate what you have. Lagi nating ipagpasalamat ang ating mga pagpapala. Ang ating pag-asa sa kaharian ng Diyos na lulutas sa lahat ng problema ng mga tao ay isang napakalaking kayamanan. Tuwang-tuwa tayo nang una nating marinig ang pag-asang yan, di ba? May mabubuting dahilan tayo para ipagpasalamat ang maraming espiritual na pagpapalang tinatanggap natin. Bagaman dumaranas tayo ng mga pagsubok gaya ng pagsalansang, sakit, pagtanda, depresyon, pagdadalamhati at kahirapan sa buhay, alam nating pansamantala lang ang mga ito. Sa ilalim ng kaharian ng Diyos, tatamasahin natin kapwa ang espiritual at pisikal na mga pagpapala. Ang anumang pagdurusang dinaranas natin sa ngayon ay aalisin sa bagong sistema ng mga bagay. Basahin natin ang Apokalipsis 21:4. At papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan, pati ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Tutubo ang inggit sa puso mo kung binabaliwala mo ang iyong mga nakamit. So we must appreciate what we have because that gives us a sense of satisfaction and relief. Hindi ko sinasabi na kung wala kang ambisyon, ay appreciate mo lang din yon. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Having a dream is a must in life. Pero huwag kang mainis kung lamang ang ibang tao sa'yo. Kasi may mga taong walang-wala sa buhay kung iaambing sa'yo, pero mas masaya pa rin sila. Ibig sabihin, na kontento na sila sa buhay. Ang pagiging masaya lang naman ang nais natin, di ba?
Kaya matuto tayong magpahalaga sa mga bagay na nakamit natin, maliit man yan o malaki. Number 6, hindi mo alam ang kwento nila. Bago ka mainggit sa iba, alamin mo muna kung ano ang pinagdadaanan nila sa buhay. Bago nila nakamit yun, dinadaanan nila ang hirap. Napaka-unfair naman kung naiinis ka sa kanila at the same time, naghihirap sila. There's always more to the story. Lahat ay hindi perpekto ang buhay. Kasi sa totoo lang, ang taong kinaiinggitan mo ay may kinaiinggitan rin sa iba. At may mga tao rin naiinggit sa'yo. Ganun ang siklo ng buhay. Don't put people up on a pedestal and grind your teeth thinking na ipinanganak silang swerte. Hindi mo lang alam na may kahinaan din sila sa buhay. Reflecting on the fact that everyone has a struggle, need, or want may be enough to remind you that everyone is in the same boat. Number 7, baguhin mo ang dapat baguhin. Tanggapin mo rin kung ano ang hindi mo mababago. Kung ipinanganak kang mahirap, wala ka nang magagawa kung mahirap ang mga magulang mo. Pero may magagawa ka pa para baguhin ang buhay mo. There's nothing you can do about what's happening to you here and now or your living situation, but you can change how you respond to it. Magiging madali lang paniwalaan ang mga sinasabi ko kung ikaw mismo ay naniniwala sa kagandahan ng iyong kapalaran. Ngunit kailangan mong baguhin ang ginagawa mo ngayon. Paniwalaan mo ang totoong nangyayari sa buhay mo, ngunit baguhin mo ang iyong pananaw sa buhay. Tanggapin mo ang iyong pagkakamali, ngunit baguhin mo ang iyong strategy para magtagumpay ka sa susunod. Maniwala ka na may mga taong mapanakit, ngunit lumayo ka din sa kanila para hindi ka na maapektuhan. Ang punto ko lang, tanggapin mo na may mga negatibong sitwasyon at emosyon. Maniwala tayo na parte na ito ng ating buhay, ngunit kailangan nating mag-respond sa mabuting paraan. Huwag tayong magpadaig sa negatibong ito. Kapahapahamak ang maaaring maging resulta ng inggit. Ang inggit ay maaaring humantong sa pagkapuot, kawalang katarungan at pagpatay. Bukod dyan, ang taong kinainggitan mo ay wala namang ginawang masama para tumanggap ng gayong pagtrato. Di ba? Napaka-unfair lang kung iisipin lang natin ng mabuti. Number 8, magmahal tayo. Linangin natin ang pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa. Pinayuhan ni Apostle Pedro ang mga Kristiyano at mababasa natin sa 1 Pedro 1:22. Ngayong dinalisay na ninyo ang sarili ninyo sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan na ang resulta ay di mapagkunwaring pagmamahal sa kapatid, masidhin ninyong ibigin ang isa't isa mula sa puso. At ano ang pag-ibig? Ganito ang isinulat ni Apostle Pablo. Basahin natin ang 1 Corinto 13:4-5. Ang pag-ibig ay matiisin at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit, hindi ito nagyayabang, hindi nagmamalaki, hindi gumagawin ng hindi disente, hindi inuuna ang sariling kapakanan, at hindi nagagalit, hindi ito nagkikimkim ng sama ng loob. Ang paglilinang ng gayong pag-ibig sa iba ay makasusugpo sa ating hilig na mainggit. Basahin natin ang 1 Pedro 2:1. Kaya alisin ninyo sa inyo ang lahat ng kasamaan at panlilinlang at pagkukunwari at inggit at lahat ng paninira ng talikuran. Number 9, makisama sa mga taong positibo. Lalo na sa taong makadiyos, ang mga taong positibong mag-isip at may pananampalataya sa Diyos ay hindi madaling tablan ng pagkainggit dahil madali nilang nauunawaan ang mga bagay-bagay. Ang pakikisama sa mga kapananampalataya ay nakatulong din sa Salmesta na makita ang mga pagpapalang tinanggap niya dahil sa paglapit sa Diyos. Ito ang sabi ng Awit 73:28. Pero sa akin, nakakabuti ang paglapit sa Diyos. Ginawa kong kanlungan ang kataas-taasang Panginoong Diyos para ipahayag ang lahat ng iyong gawa. Mararanasan din natin yan kung regular tayong makikisama sa mga positibong tao at makikisama tayo sa kapananampalataya sa mga Kristiyanong pagpupulong. Number 10, gumawa ka ng mabuti. Nang makita ng Diyos na nagkikimkim si Cain ng inggit at puot, sinabi sa kanya ng Diyos sa Genesis 4:7 na gumawa ka ng mabuti. Paano gagawa ng mabuti ang mga Kristiyano? Sinabi ni Jesus sa Mateo 22:37-39, sinabi niya rito, dapat mong ibigin ang Panginoon na iyong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalaga at unang utos. Ang ikalawa na gaya nito ay dapat mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang kasiyahang nadarama natin sa pagpupokus ng ating buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa pagtulong sa iba ay mabisang panlaban sa inggit. Ang makabuluhang pakikibahagi sa pangangaral ng kaharian at paggawa ng alagad ay mainam na paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa at nagdudulot sa atin ng pagpapala ng Diyos. Number 11, makipagsaya sa mga taong nagsasaya. Basahin natin ang Roma 12:15. Makipagsaya sa mga nagsasaya, makiiyak sa mga umiiyak. Nagkakaisa tayong mga lingkod ng Diyos, kaya naman ang tagumpay ng isa
ay tagumpay ng lahat. Basahin natin ang unang Korinto 12:25 at 26 para hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi ang katawan, kundi magmalasakit sa isa't isa ang mga bahagi nito. Kung nagdurusa ang isang bahagi, nagdurusang kasama nito ang lahat ng iba pang bahagi. O kung pinuri ang isang bahagi, nakikisaya rito ang lahat ng iba pang bahagi. Hindi ba dapat tayong makipagsaya sa halip na mainggit kapag ang iba ay nakatatanggap ng mas mabibigat na responsibilidad? Uulitin ko, ang inggit ay isa sa mga gawa ng laman na kailangang paglabanan ng bawat Kristiyano. Magiging mas maligaya tayo at mapalulugdan natin ang ating makalangit na Ama kung hindi tayo magpapakontrol sa inggit.